Hello mga ka-bazra! For today's vlog, ako muna po yung makikita nyo, ako muna po yung mapapanood nyo. Dahil sa vlog po na to, magpapakilala po ako sa inyo. Though, here ba pong mga Fancier, yung mga kaibigan po ni Papa, kilala na rin po ako. Mapupunta sa loft, kilala na rin po ako. Pero mostly, alam ko po na hindi pa po kayo familiar sa akin. So, sa quick vlog po na to, kikwentuhan ko po kayo and magbibigay ako ng konting information about sa akin para makilala niyo po ako kahit konti. So, sana tapusin niyo po itong vlog. Nung bata po ako, talagang nahilig na ako. Nahilig na po ako sa mga ibon, sa mga hayop, sa mga manok, mga kahit anong pong hayop na naman ako kay Papa. And, syempre, bata po ako noon, wala po akong focus. Puro lang po ako laro, puro mga aral, gano'n. Pero, naisip ko po na ngayon, nasa right age na po ako. Though, syempre pang lalaki lang po talaga yung ganito. Pero, ang dami po nakikita ng mga lady fanciers din, na nangalapate. Tapos sabi ko po sa isip ko, gusto kong maging katulad nila, gusto kong maging isa sa kanila. And, yung mga nakikita mga lady fanciers din na nanalo, ganun. Gusto ko pong maging ganun din. So, ayun, sabi ko, sarili ko, nakakausapin ko si Papa. Tapos, nilapitan ko po siya. So, sabi ko po sa kanya, Pa, sabi ko, usap tayo, sabi ko po sa kanya. Tapos, sabi niya, sige nak, ano pag-uusapan natin? Tapos, sabi ko, Pa, gusto ko nang i-involve yung sarili ko sa pagkakalapate. Sabi ko, tapos, yung itsura niya, talaga, ang saya niya, hindi mapaliwanag kasi, yun nga, siya lang po mag-isa nag-handle ng law, wala po siyang kasama. Tapos, ako lang din po yung tagapagmana ng Basra Line. Then yung future, syempre, sa akin lang din po mapupunta to. And, yun, with the guidance of my father, Papa, alam ko po na kakayanin ko. So, yun po. Nag-usap po kami. Sabi po niya, seryoso ka ba? Sabi niya, baka naman binibiro mo lang ako. Sabi mo na lang. So, sabi ko, pa, hindi. Seryoso ako. Sabi ko, gusto ko na po makialam. Gusto ko matutunan kung paano ka nakapagpauwi ng ibon, paano conditioning mo, simple techniques mo, paano yung ginagawa mong ganyan. Tapos yun, sabi niya, kung gusto mo, susundan mo lang yung mga sinasabi ko, susundan mo lang yung mga inutos ko, sabi niya. Dapat wala kang arte, dapat makinig ka lagi sa akin, gano'n, sabi po niya. Tapos sabi ko, sige, sabi ko, susunod naman po ako, tsaka makikinig naman po ako, sabi ko. Tsaka syempre, si Papa po, talaga experienceado na yan. Hindi pa po ako napapanganak, talagang nangangalapate na po siya. So, sa mga knowledge na alam po niya, as a newbie, alam ko po, nasa 0.1% pa lang po talaga sa lahat-lahat naman naranasan na po niya ni Papa, tsaka mga alam po niya, mga information. Then, ayun, sinabi ko din po kay Mama, sinabi din po ni Papa kay Mama na gusto ko na nga din po maging involved dito sa Basra Line. Tapos, sabi ni Mama, kaya mo ba? Sabi po niya. Tapos, sabi ni Papa na siya po mismo nagsabi na, oo, kaya ng anak mo yan. Sabi po niya nila. Tapos, masaya po ako kasi lagi lang po nga din si Papa at si Mama na alam ko pong i-guide and aantabayanan po nila ako. May isang time po na may mga bisitang dumating. Tapos, syempre, naririnig ko po yung mga usapan nila. Tapos, mas kilala pa po nila yung mga ibon kaysa sa akin. Na mas kilala pa po nila sina tukod, sina halak, pingas, mga karta, ganun. Tapos ako, hindi ko po sila kilala. Tapos sabi ko, naku, sabi ko sa sarili ko, parang hindi yata pwede yun. Sabi ko na mas kilala pa ng ibang tao yung line na ginawa ng Papa ko. Tapos dito talaga ako nag-decide na kailangan ko na pong makialam, kailangan ko na pong alamin. Tsaka hindi lang naman po yun. Talagang interesado po sa pag-iibon. So, syempre, yun po. Gusto ko din na someday, isa din po ako sa mga
mag-champion, manalo sa mga race. And syempre, dala-dala ko din po yung pride and joy ng Basra line. And masaya po ako na tiwala po si na mama and papa sa akin na kaya kong i-handle yung obligation and responsibility po na to. And as a newbie, alam kong sobrang layo, sobrang tagal pa ng process. Sobrang tagal pa ng process bago ako mapunta sa stage na yon. Pero thankful ako na andyan po si Papa para gabayan ako, para turuan po ako. And yun, lagi ko lang po siyang sundan. Lagi ko lang po siyang pakinggan. May one time nga po noon na may nagtanong kay Papa. Sabi ko niya, pre, sino niya magmamana sa Basra? Sabi po, alam naman po natin na yung Basra line talagang nakikilala na po siya sa buong Pilipinas. Tapos, sabing ganun ni Papa, pinagmamalaki nga po ako ni Papa na ako na po yung susunod niya, ako na po yung katuwang niya, ako na po yung partner niya. And ako lang, syempre ako lang po yung magmamana sa Basra line. And ayoko naman pong ma-stop lang. Ayoko naman po ma-stop lang kay Papa kung ano yung legacy na ginawa ng Basra line. Kasi yung history po ng Basra, ang tagal na. Kasi hindi pa po pinapanganak. Andyan na po yung Basra line. Tagal na po. As a newbie nga, yun nga po. Syempre nangangapa pa and alam ko na long process talaga. And madaming knowledge na i-absorb. Pero yun, sabi ko sarili ko, dedicated naman po ako. Kaya ko po i-handle to. So, yun nga po. Sana supportahan nyo din po ako katulad ng pag-support nyo kay Papa at sa pag-support nyo sa Basra Life. Tama na po yung kwentuhan. Baba muna po tayo. Tignan muna natin si Papa kung anong ginagawa niya sa baba. Nandito po kasi ako ngayon sa third floor ng loft. Kasi siya, busy siya. Makakausap na mga tao, kaya guluhin po natin siya. Hi, Pa! Loko, ano ginagawa mo, King? Musik ka? Vlog ako. Ibig mo sabihin, di ba? Vlog mo ako, loko. Hello? Kung ipopos siya, loko. Magpakain ka na ng kalamate. Musik ka? Pupost ko to sa YouTube. Ay, hindi. Huwag. Huwag mong gagawin yan. Mayayari ka sa akin. Nisi ako. Hindi, ako yung ginagawa. Naman, dahil yung ginagawa. Musik ka. Kanina pa po siya dyan. Oras na. Kumain ka na ba pa? Hindi pa. Gutom na nga ako eh. Ba't naisipan mo mag-vlog? Na? Papakilala ako sa mga supporters mo. Ba? Gusto po supporter. Hindi ka naman kilala. Oo nga, makakilala na ako. Sige. Support na lang kita. Pero ewan ko kung kakayanin mo. Siyempre. Maging butusan muna kita. Bago ang lahat-lahat, di ba? Hello. Hello mga kabasra. Ito, namuting na itong anak ko. Support niyo na lang siya sa gagawin niya. Yan, ganyan po ako kabisi sa araw-araw. Yan, nakaharap sa computer, maraming nausap na tao. So, enjoy lang po ang pagkakalabati natin, ha? Ano po, nung naisip nito, bigla, ewan po kung ipopos niya. Magkikita ko naman, pero sana, kung ano man, loko to eh. So, oras na kit, ikaw na magpakain, ha? Okay. Sige, bye-bye. Ayun, lalabas po muna ako dahil si Basra King hindi po natin magulo. Sobrang busy po niya. Natusan po po niya ako magpakain mamaya niya. Nakakatuwa nga po eh kasi sa sobrang dami po niyang mga messages na dumarating. Yung iba po sa akin na sila nag-chat. Tapos
sinasabi nila, si daddy mo hindi nagre-reply, ganun. Tapos, nag-i-inquire po sa akin sila, nag-i-inquire ng mga ibon. Nag-i-inquire din po silang mga Basra products, ganun. Tapos ako na rin po yung nakikipag-communicate na rin minsan. Dahil ang dami din po niyang ginagawa. Hanggang dito muna po siguro. Maraming salamat po sa walang sawang support nyo sa Basra Line. Don't forget to click like, subscribe, and comment na rin po kayo. Thank you! Papakain mo ng ibon. Bye-bye!